Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. At yan, medyo nilalagyan ko ng energy ang aking intro today. Kasi nga, medyo malungkot yung mga susunod na balita natin. Kasi, actually affected ako since mahilig po kasi ako sa sports. Yun nga, medyo liis muna tayo sa showbiz at may kinalaman po ito sa sports and of course, sa radio. Kasi kanina po, finally, in-announce na po na magsasara na ang mga sumusunod na stasyon. Ang sumusunod na, kumbaga parang ano ng ABS-CBN. Ito nga po yung ABS-CBN Regional, ABS-CBN Sports, ABS-CBN Current Affairs, ABS-CBN MOR. Ito po yung MOR, yung parang region nila. ABS-CBN University. Entire units given the death knell, others bleeding, not to mention the affected support groups. Behind the units, hundreds of families, hundreds of dreams. So yun po, in-announce na, tapos sa Twitter account naman ni Gretchen Ho. Si Gretchen Ho po ay isa sa mga active na host ng ABS-CBN Sports. So nag-ano na nga siya na maalam na, that's it. ABS-CBN Sports officially signs off. Love you, Pam. ABS-CBN Sports, thank you for everything. Siyempre, like si Eliza Valdez na meron ding show dun sa ABS-CBN Sports. At siyempre, sumikat din po sa ABS-CBN Sports dahil ang ABS-CBN Sports po ang nagko-cover ng UAAP, kung saan, di ba, biglang instant nag-hit po talaga ang volleyball. At isa si Gretchen, ay si Eliza Valdez na talagang ano, pinagkaguluhan. Nakita ng tao kung gaano siya kahusay na volleyball player. At dahil sa coverage na yan ng ABS-CBN Sports sa UAAP volleyball, nagbago ang buhay ni Eliza Valdez. Nakita nyo naman, from isang simpleng estudyante na nakatira sa Batangas, ngayon eh napakaganda na ng buhay, endorser, mayaman na po, nakapagpundar na ng mga ari-arian. So eto po ang kanyang tweet din: kasama ko sa pagtupad ng aking mga pangarap, maraming salamat. Marami din na nagpasalamat kay Eliza Valdez dahil sa kanya marami ang naka-appreciate ng volleyball. So yun po, pati naman sa basketball, like sila, di ba, sa basketball, actually, wala naman tayong kamalayan. Kung walang ABS-CBN Sports, hindi naman natin malalaman kung sino-sino tong mga basketball player ng UAAP. Kasi noon naman, ang kinocover lang talaga ay mga professional basketball, like PBA. So, pero sa mga UAAP po, wala. So, lately na lang natin nalaman yan, napanood yan, dahil sa ABS-CBN Sports. At isa sa mga sumikat din dyan ay si Ricky Rivero po. Ayun, sabi niya, heartbreaking, just like in any sports. The game may be over, but your legacy remains forever. Thank you, ABS-CBN Sports. Ayan, so, sabi nga na ABS-CBN News Channel, final buzzer sounds for ABS-CBN Sports. At yun, sabi ko nga po, hindi lang ang ABS-CBN Sports ang nagsara, kundi pati na rin yung MOR. Yung MOR po, sabi ni ano, yung anunsyo na ni radio host MOR 101.9 Chacha na hanggang August 31 na lang ang operasyon ng ABS-CBN FM station na MOR 101.9 sa Metro Manila. Tapos mababasa po yung mga tweet ni DJ Chacha na, you will be my forever love. No goodbyes, we will be back soon. Yun nga na, hindi raw retrenchment lang ang nangyari, kundi talagang ano, yung nawala na talaga yung MOR. So yun nga, alam nyo si DJ Chacha, sabi niya, nagpapasalamat siya na may asawa siyang supportive, kasi yung galit niya parang napigilan na ilabas. Like for example, sinasabihan siya ng husband niya na, alisin mo yung galit sa puso mo. Thank you Lord for giving me my husband, sabi niya. Sabi ng mga netizens, sabi, damang-dama kita DJ Chacha, ang sakit mawala yung trabaho, tinuring mong pamilya, tapos wala kayong kalaban-laban. Mahal ka namin pati ang MOR family, hanggang sa pagbabalik, laban ka pamilya. Ako, kasi diba, dito naman, meron silang, wait lang pa ah. Eto, kasi diba, parang sa nangyayari talaga ngayon,
kanya-kanyang side eh, merong natutuwa. Pero ako talaga promise, honestly, hindi sa kung ano man ang sabihin nyo sa akin, pero hindi po ako natutuwa pag may mga taong nawalan trabaho. I'm sure may magsasabi dyan na dapat ang sisihin nila yung mga ganito, yung mga higher ups, mga bossing ng ABS-CBN dahil ganito, blah, blah, blah. Pero ako po, hindi na ako aabot doon. Ang sa akin lang, nakakalungkot. Kahit sino naman po, pag nawalan ng trabaho, kahit hindi po yan sa ABS-CBN, or kaya ngayon, katulad niyan, nawawalan, nalulungkot ako pag nababalitaan ko. For example, ang food chain na magsasara na, like, sasabihin lang 400 branches na ganito ang magko-close. Malungkot po talaga yon kasi diba, yung iba may kinalaman sa COVID. So, hanggang dun lang po tayo, makaramdam tayo ng konting ano, simpatsya. Or simpatsya talaga, hindi konti. Ako nakakaramdam ako ng awa para sa mga taong ito na nawala ng trabaho. Siyempre, may mga pamilya rin po yan. So, yun po. Pero siyempre, idiretso na rin natin, ano, kanya-kanya na rin ng ano, kanya-kanya na rin ng parang discarding ngayon yung mga artista. Like, hindi, actually, hindi lang naman kapamilya stars ang nawalan ng trabaho. Maraming artista po talaga ang nawalan ng trabaho. Like, for example, pero kanya-kanya nga po ng diskarte. Like, di ba nakita nyo naman si Gladys Guevara dahil nawala nga ang sing-along bar. Ano bang inatupag niya? Inasikaso niya ang paggawa ng mga, ano, kakanin, like palitaw, nagtitinda siya ng palitaw, gumagawa siya noon. So, sa online selling, yun po talaga ang ginawa. Tapos, ang nakita ko latest naman si Dennis Padilla, syempre, wala na ring racket, walang trabaho, pero, ang ginawa niya naman po, gumawa siya ng channel niya sa Facebook, yung gabing-gabi na Dennis Padilla. Yun po yung parang, meron siyang, para tong talk show din, na nag-interview siya ng mga kapwa niya, artista, mga kaibigan niya. Pero syempre hindi face-to-face, online din po yan. So, isa sa mga na-interview niya doon ay si, of course, mga kaibigan niya, si Andrew E., sila Ana Roses, si Luke Mijares, yun ganun po ah. Kasi, actually, hindi ko mamalalaman yung show na yan ni, ano, ni Dennis Padilla, kundi dahil kay Gretchen Barreto. Nakita ko sa IG story ni Gretchen na pinapromote niya yung Facebook show na yan ni Dennis Padilla. So, yun po, kanya-kanyang discarded talaga, diba? So, like, halimbawa, si Jesse Menjola, bago pa man itong mga problema na to, nakalipat na talaga siya ng management. Nawala na siya sa Star Magic, diba? At lumipat na siya sa kung saan, eh, ang manager din niya, ay manager ni Luis Manzano. Ang manager ni Luis ay si Jun Rufino, so doon na rin siya nagpa-manage, kaya siguro naging madali yung proseso na ngayon nagtatrabaho siya sa TV5, meron siya doon parang fitness o lifestyle show na parang on July 25, isa yun sa mga ilo-launch. So yun po, at least nakahanap siya ng diskarte niya, so marami kasi nag-expect na nagtatanong kung bakit parang niwalang support si Jesse Menchola sa ABS-CBN. Pero yun nga po, nakalipat na siya, pero kung si Pocwang, aminado naman po, no? Huwag na tayong ano, na nakalipat na talaga siya. Inamin niya naman, eh, nagpaalam na nga siya, diba, last year pa. Pero, nagsusupport siya sa mga kaibigan niya sa ABS-CBN. Ayun. So, yun na muna for now, ah, kasi ako, ayoko nang magbigay masyado ng opinion. Kasi, hayaan na lang natin na kayo mga manonood ko, kung ano talagang nararamdaman nyo. Sabi ko nga, malaya kayo magbigay ng komento nyo kaya negative yan. Pero ako, dini-discourage ko pang negative kasi especially kung makakaapak tayo ng mga ibang tao. Basta ako, binabalita ko lang po na hanggang August na mawawala na nga ang MOR, tapos wala na yung ABS-CBN Sports, and then, well, sabi ko nga, daan na lang natin sa dasal na sana talaga matapos na rin to. Actually, pag natapos ng problema natin sa COVID at nagbalik ang ekonomiya, sisigla ang ekonomiya natin, marami tayong pwedeng puntahan na pagtatrabahuhan niya, diba? So, yun na lang po muna for now at sana ay kahit papano ay ano, mag-isip-isip tayo at tumulong din tayo. Ako talagang ano, to be honest, na lulungkot po talaga ako dahil sa mga nababalitaan kong ganyan. Kasi itong mga taong to ay, sabi ko nga, like si DJ Chacha,
madalas kong tutukan yan sa radyo dati kasi alo na aliwa ko sa kanya dahil parang siyang babaeng bakla, syempre. At syempre, ang ABS-CBN Sports, again, inuulit ko po, ay mahilig po ako sa sports, mahilig ako sa volleyball, kaya talagang ina-idolize ko yan si Eliza Valdez, at marami pang iba, kahit sila, nayan sila Abby Maranyo, tapos, yung mga LaSalle player, Ateneo players. So, lahat po yan. Kahit NU player, mga Santiago Sisters, yan. Pinapanood ko po talaga yan. Dati gumigisik ako ng maaga para panoorin sila. At nakilala ko po sila talaga dahil sa ABS-CBN Sports na channel na yan. Dahil kung wala ngayon, again, sabi ko nga, malamang hindi ko sila kilala. So, anyway, tuloy-tuloy po. Maraming salamat po sa patuloy niyang pagsuporta sa aking YouTube channel. At please, mag-subscribe po kayo dahil base sa YouTube po, mas maraming nanonood dito na hindi nagsusubscribe. Kumbaga, nanonood lang sila ng nanonood. So please, 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 mag-subscribe po tayo. At syempre, mag-comment below kung ano ba ang mga gusto nyong sabihin. Pero pinapaalala ko lang po sa inyo kung medyo sobrang negative na itong, kumbaga personal lang ang tirahan, yun, dinidelete ko na po. So, yun na lang muna for now and maraming salamat sa inyong suporta at sana ay patuloy ang paglakas ng channel na to. Magkita-kita po ulit tayo next time and see you soon! Bye-bye!